Classmates, sa loob ng tatlong linggo, ang ilan sa inyo ay nabigyan ng pagkakataon na bumisita sa inyong mga kapitbahay. Ngayon, kayong lahat ay makikita na ang kabilang bahay. Pero hindi ito simpleng pagbisita dahil simula sa oras na ito, makikipagpalit kayo ng bahay. Doon kayo maninirahan at tanging ang mga daladalang niyong damit at gamit lamang ang inyong bibig-bibig. Ibig sabihin, lahat ng mga gamit na inyo pang kakailanganin ay magmumula sa mga gamit na makikita ninyo sa kabilang bahay. Yung food po, kuya. Kasabay ng paglipat ninyo ay ang paglipat din ng inyong pagkain. Okay lang. Kaso, sama sa ating hukoy. Samantala, ang dating mga taga-house bee naghihintay ng hudyat ni kuya sa activity area habang papasok naman ang mga bagong titira sa house bee. Oh, you went? This is the first room. You can find that it's very not nice. Welcome. Wow, ang linis naman. That's nice one. Wow. This is the gymnasium. Ladies and gentlemen, good evening. This is the room of the girls. Thank you. Okay lang, brother. I'm so happy kasi nakita ko na yung dati kong bahay. And nung andun ako gikan, ay galing. Parang over yung parang happiness ko. Tapos nung nilipat ako, nung first day ko siya parang, I'm so worried. Pero naging happy pala ako, over happiness ko. Diba, ano din ako si Tol? Mas malinis din. Colorful. Mas gusto ko dito. Homey, no? I like it, malamig. And parang cozy siya po, kuya. Parang ka lang sa Baguio. Ay, nasa bukid na. Ganito din yung mga sa bukid na, diba? Laki ng bahay ni kuya dito, pero nagusto ko to. Gusto ko to. Diba? Cute. Probably yung sa ambiance. Parang mas nakaka-relax. Tsaka mas girly yung aura ng bahay sa kabila. Kaya mas gusto ko siya. Actually, this house is not bad. Basta may food. Di ba talaga ba't the best ang bahay na to? The best ang bahay. Ngayon, simula sa oras na ito, makikipagpalit kayo ng bahay. At tanging ang mga daladala ninyong damit at gamit lamang ang inyong bibig-bitin. At sa pagpasok ng mga titira sa house A, Ay, Jason! Hi, Top Girls! Wow. Like yung kwarto natin, magulo na. But then, magkirika. Ito yung kay Rika. Ito yung kay Rika? Oo. Ito yung kay Princess. Ano to? Ito yung kay Kathy at kay Melay. Wala naman po masyadong pagkakaiba. Pero yun nga lang po, yung swimming pool lang. Pero overall, parang nakakamiss pa rin yung bahay namin sa kabila. Mas ano lang siya, mas detailed. Hindi, mas kasama nila modern style. Ganda lang yung bahay nila, pero hindi sila maayos. Tinignan niyo na yung CR. Gusto mong linisin. Gusto ko linisin namin. Ayusin ko muna, ano ba ito si Jason? Kalat ng gamit ni... Dahil mas marami ang girls, doon sila sa dating boys' bedroom matutulog kung saan mas marami ang kama. Ito talaga ang girls' dito yung ano ko. This was my bed. Kami ni Kuya Paul J. before. I was here. Oo. Kasi mas marami tayo. Sinong kasabi mo? Girls, huwag kayong mag-alam sa mga gamit ng mga girls, ha? Kailangan natin manlaba. Kung pwede, magpanti tayo sa loob ng bahay, magpanti tayo. Lahat kami kay Jason ang gagamitin. MC kay Jason. At least, diba? Kasi friend na natin siya.
siya magagalit. Pag-uwi niya, wala na ako masok. Dude, wala na yung army. Ginamit na ng girls. Di ako, gagamitin naman nila yung damit natin eh. 100% sure ako. Sana sa akin si Prince. Oh, Tom, kung alam mo lang na wala na si Princess sa bahay ni Kuya. Yeah, this has to be hers. Because she's the only one that does this. You know, therapy and oil. Oh, yung kay Princess, hindi pa ata na ano. Nakukuha sa maleta, baka doon sa maleta. Di ba? Nung girls na ang nasa dating boys' bedroom ng house A, si Mariel, walang naging bukang bibig kundi ang naging ka-close na si Jason. Hey! Oh my gosh! Dito ka na lang! Anyway, hindi naman masyadong magagalit si Jason kasi lalaki siya, hindi siya masyadong magalit sa babae. Pero pag babae sa babae, parang hindi. Bakit? Di ba? Basta ako, kay Jason lang nga, gamitin ko. Okay naman po, naninibago po. Tapos compare kami ng compare. Pero masaya po. Kasi alam ko, dyan nakatira si Jason. Oh, masyadong maliit talaga si Jason. Si Brendan, ay, may jacket. Jay. Teka, teka. Bakit, Mariel, hindi ka naman masyadong obvious, no? Yung ganito, Mariel! Isa sa aking housemate ay kinakailangan lumabas ng aking bahay. Bakit, Big Brother? Malalaman nyo sa takdang panahon. Chubby. Kasi pinag-uusapan ang mga dating nakatira sa bagong bahay nila. Talagang nakayakap siya ang patuwa niya. Oh, happy girl. Kunin ko nga yung ano. Oh, Shashi. Kunin ko ang pastor. Walang kawala. Na, hindi ko sinasadya. Ayaw nga, no. Kunin ko ang bahay. Hindi ko talaga mahanap yung ano. Red na po. Nakikita ko ang mukha niya. Maya-maya ay sinulit na ng mga bagong lipat ang swimming pool sa House A. Hindi ka rin tayo. Wala naman tayong gawin. Ayoko na humilata. At nang matapos mag-streaming, ang bagong girls ng House A, kinamusta ni Kuya tungkol sa kanilang paglipat. Magandang gabi, girls. Magandang gabi po, Kuya. Mukhang komportable kayo sa mga suit niyo. Wala lang po. Wala lang. Why not? Why not? Lalo na po si Patria. Excited sa mga gamit ni Rob. Gusto po niyang i-rob sa kanya. Around my body. Mariel? Kaninong damit ang sulsod mo? Siyempre po, kay Jason. Kay Jason Toton. Bakit damit ni Jason ang pinili mo yung sulsod? Siyempre, kasi di ba crush ko siya. Kaninong damit ang sulsod mo? Ito po, yung shirt po kay Melay. Tapos yung shorts po kay Kathy. Hindi kaya mapagkamala ni Ernest. Kaya pala, para magmukhang Kathy. Suot mo ang mga damit ni Kathy. Ay, ewan ko. Bahala si Hermes kung anong isipin niya. Basta ako, I'll try to be Kathy. Sexy din. Samantala sa House B, habang